Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sumahin ang poon. Magtiwang tayo sa ating devosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na yon, sinabi ng Diyos, ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na maglabas sa inyo sa Ehipto at humangos sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan. Sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-apat
na sanlahi. Ngunit, ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ng pangalan ng Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Ang ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak o katulong, ang inyong mga hayop at sinumang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ko sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at pinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa. Ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Iyong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot
sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito, nadalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Sa loob ay mamumunga ng lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasig sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga. May tig sa 100, may tig 60, at may tig-tatatlumpo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi natin ng good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Ganun pa man mga kapatid, tayo po ay puno ngayon. Kanina sa alas 5 misa ko po, hindi kagad na puno. Siyempre dahil tayo po ay humaharap pa rin sa napakasamang panahon na ito. Hindi lang ito bad weather. Pero para sa ilan, this is a very bad weather. Napakahirap bumangon sa higaan. Kaya congratulations sa inyong mga napagtagumpayan ang tukso ng higaan at ng inyong unan. Pero biro mga kapatid, hindi po talaga biro ang ating pinagdadaanan sa bansa ngayon. Patuloy nating ipinagdarasal ang ating bansa sa pagsabi nila sa balita kanina, nakalabas na daw po ang bagyong Egay, pero may habagat pa.
at meron pang bagong bagyo, si Falcon na binabantayan. Ipagdasal ho natin ang mga kapatid nating naging biktima at kasalukuyang binibiktima ng masamang panahon. Ang mga nawalan ng bahay, mahal sa buhay. Kahapon, siguro naman ho'y narinig nyo na at sana huwag ho ninyong baliwalain. Ipagdasal natin ang mga namatay lalo na doon sa Tumaob na bangka kahapon sa may Talim Island papunta sa may Binangonan. Naalala ho namin ni Sister Mary Rose dahil nitong taon po, early this year, nagpunta tayo doon. O December, nagpunta ho tayo ng Talim Island. Kaya nai-imagine ko yung lugar. Ipagdasal ho natin yung mga naging biktima ng Tumaob na bangka. Mga kapatid, mga kadeboto, sa mga pagkakataong kagaya nito, panahon ng kalamidad, may parating na sakuna, isang bagay bilang mga tunay na Kristiyano, isang bagay ang dapat nating gawin bukod sa pagdarasal. Makipagtulungan tayo. Makinig. Maniwala tayo. Sumunod tayo. Hindi na po siguro bago sa atin ang mga kwento ng mga masasamang naging bunga ng hindi pagsunod at katigasan ng ulo ng tao. Sa mga nagdaang aksidente sa kalsada, trahedya sa bahay, sa dagat, at kamatayan ng mga matitigas ang ulo. Naalala ko, baka inyo naalala rin, dati ang MMDA, ang lalaki ng nilagay nilang signage. Nag-isip sila ng paraan paano mababawasan ang mga nag-jaywalking. Naalala niyo po yung mga malalaking signage sa EDSA? Anong nakalagay? Walang tawiran na kamamatay. Ay, mayroon pa rin hindi sumusunod. Pinalitan nila. Walang tawiran, may namatay. Aba, hindi pa rin sumusunod. Kinabahan na ako. Baka nga ilagay, walang tawiran, papatayin. Sa tigas ng ulo ng tao. Ba't ayaw nating maniwala? Mga kapatid, huwag nating kalilimutan, mahal na mahal ng Diyos ang nilikha niyang mundo. Napakahalaga sa Diyos ang mga nilikha niyang tao. Kasama ka dun. Kaya nga sa unang pagbasa, muli nating narinig yung 10 utos ng Diyos na binigay niya. Actually, hindi lang 10 yan. Sa lumang tipan, daan-daan ang utos na binigay niya. At nung hindi na kaya ng tao, nung dumating si Kristo, ginawa na lang niyang 2. Pero matigas pa rin ang ulo at kokote natin. Tandaan natin, may mga utos ang Diyos, hindi para pahirapan, kundi para tulungan at gabayan tayo na mabuhay ng tama. Ito po mga kapatid, tandaan natin. Kung laging kumikilos ang Diyos para biyayaan, para iligtas tayo, pakinggan ninyo ito, ganun din ang demonyo. Ganun din ang kalaban. Araw-araw siyang kumikilos, double time, overtime, para pasamain ka, para sirain ka. At ano po yung mas nakakatakot? Ano ang mas nakakabahala? Hindi lang yung hindi ka sumunod, ito ang mas nakakatakot. Kapag ginamit na tayo ng kalaban para magpasimuno sa hindi pagsunod. Pag naging promotor ka na ng hindi pagsunod, unti-unti na, konti na lang, maaangking ka na ng kalaban. Hindi ka na nga sumunod, naghanap ka pa ng karamay. Kahapon, mga kapatid, Thursday, sa ating iThursday feeding program ng Quiapo, tayo po ay umabot sa 339 na mga kapatid nating nakatira sa lansangan. Yun nga lang ho, alam nyo na kung ano nangyari kahapon na madaling araw, buhos ang ulan. Salamat sa ating mga security officer, sa ating mga volunteers
na pinapasok kagad itong mga kapatid natin, eh kalit-lit lang ng lugar natin dyan sa likuran. Paano nagkakasya? Tanong nila. Hindi lahat nakakapasok. Pero sigurado, lahat makakakain. Yun nga hong gilid natin, kulang ng trapal, kulang ng tolda. Yun ang ating pag-asisikaping ayusin ng marami pang makapasok. Nagsimula ho tayo, 65 lang sila. Ngayon, 300 mahigit. Hindi madali. Aaminin ko po sa inyo, sa simula ay katakot-takot akong paalala. Sermon kahit walang misa. Utos kung anong gagawin nila. Pero maniwala kayo mga kapatid, 19 Thursday na, 19 ng Webes. Maniwala kayo, kahit may ilang nakakalimot pa rin ng tigas ng ulo nila, mas marami na sa kanila ang marunong sumunod. Kaya nga, katulad din ng manghahasik para sa mga pinagkakatiwalaan, ito pong ating ebanghelyo tungkol sa talinghaga ng manghahasik. Ito ang paalala ng ebanghelyo sa atin. Para sa ating mga pinagkakatiwalaan, para sa ating mga pinagbibilinan na magturo kung ano ang dapat at tama. Hindi lang ito tungkol sa mga taong dapat sumunod, kundi ito tungkol sa mga magulang, matatanda, leader. Tayong mga pinagbilinang magturo kung ano ang tama at dapat, huwag nating panghinayangan ang bawat pagtuturo at pagbibilin na ginagawa natin sa kanila. Minsan, dinadalaw tayo ng pagod, ng pagsasawa. Ay, ayoko na magsalita, Father. Hindi naman nakikinig. Hindi naman sumusunod. Hindi naman naniniwala. Huwag mong panghinayangan. Dahil ang bawat taong nilikha ng Diyos ay pwede pa ring maging parang matabang lupa na pwedeng mamunga ng maraming mabubuting gawa. Tandaan natin mga kapatid, ang pagtubo, ang paglago, ang pamumunga ng halaman parang taong natututo, nagbabago. Dahan-dahan, unti-unti. Kung paano ang halamang inaalagaan, pinagtsatsagaan, ay unti-unti at dahan-dahang namumunga, ganon din ang tingin ng Diyos sa bawat isa. Hindi man tayo sabay-sabay matuto, magbago, at makatulong sa ibang tao. Hanggat marunong tayong makinig, hanggat marunong tayong maniwala, at hanggat marunong tayong sumubok, hindi imposible na isang araw makikilala at ituturing ka rin nila na isang mabuting tao. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, bilang mga lingkod ng Poong Nazareno, huwag po nating kalilimutan na wala tayo ngayon dito. Hindi tayo patuloy na nakakasamba, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat, at nakakasunod sa Kanya kung hindi Niya tayo sinasabihan, kung hindi Niya tayo tinuturuan. Kaya, pare-pareho tayo. Huwag natin baliwalain ang mga simpleng utos at batas sa buhay na totoong magpapabuti at magliligtas sa atin. Araw-araw, ito ang ating panalangin. Panginoong Jesus Nazareno, umulan't umaraw sa hirap at ginhawa. Narito ako, handang sumunod sa utos mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. May
Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama sa Langit upang makinig ang sangkatauhan sa kanyang makapangyarihang salita at magbunga ito sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging bukas sa salita ng Diyos at maipahayag ito sa pamamaraang mauunawaan ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway gawin ang kanilang tungkulin ng may katapatan at dangan. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kapayapaan sa mga salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamayapa sa kahariang inihanda para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, palaguin mo ang iyong salita sa amin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan. Gayon din ang mga kapatid nating ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating misa ang mga kababayan nating binabagyo ngayon, sinasalanta ng masamang panahon, ang mga volunteers at rescuers, ang mga kabatid nating walang tirahan, walang makain ng maayos araw-araw. Gayon din ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, magsalita po kayo sa amin at gawin mo po kaming makinig sa iyo. Magbunga nawa ito ng buhay Kristiyano sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo. Dukot katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming naalay, aming hiling magpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan,
Maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakan at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap
sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalong-lalo na ang mga naging biktima ng iba't ibang kalamidad at trahedya sa ating bansa. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa hirap at dusay
kasama ko ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat mo. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minor ng Itim na Poong Hesus Nazareno ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2023 hanggang 2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari po mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929 at 8244-5609 at 0966-211-2152. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Una po, patuloy tayong mag-ingat. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi at sa inyong mga pupuntahan. At manatili po tayo nakikipagtulungan at sumusunod sa mga dapat nating gawin sa mga ganitong sitwasyon. Pangalawa, ang simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa mga nagpapadala sa mga kapatid natin nasa ibang bansa ay sa ating finance office, parish office, ibibigay po.
at yung pong mga in-kind donation para sa simbahan po, hindi po para kay Father Hans, para sa simbahan ay maaari rin po nating ibigay sa Benedict Building kung saan nandun po ang ating Disaster and Relief Office at ang Social Service. Yung pong mga bigas, dilata, noodles, kape, malinis na tubig at sabon, lahat po yan ay malaking tulong na aming pong inihahanda para sa mga kapatid natin, lalo na sa mga ganitong panahon ng kalamidad. Ang Quiapo po ay naghahanda na ng ating ibibigay na tulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Maraming salamat po dahil sa kabila ng inyong sariling mga pinagdadaanan at pangangailangan, nagagawa niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.